na kumbaga sa tirador, letter Y kasi yun eh. Letter Y na ganyan. Mamali ka lang ng pasok sa dalawa, mahuhulog ka. Mahuhulog ka. So bago na kami, ano, bago ako nakarating sa letter Y na road, may isang safest site siya na talagang abangan ng mga ano, ng mga nagta-travel din na yung hindi pamilyar sa daan. Doon kami ano, doon yung ibinigay na place ng Lord sa amin. At talagang praise God talaga na hindi niya kami pinabayaan. Hindi niya kami pinabayaan. Kasi yun yung pinagpapasalamat ko dahil yung protection niya ba sa mga anak niya. Hindi talaga niya inaalaw na magmanifest yung ano, yung takot ba sa atin kung ang Lord ang kasama natin. Sabi nga, if God is with us, who can be against us? Kaya hindi niya pinabayaan yung mga lingkod niya. Kaya, glory po. Amen. Amen po. Totoo nga po, si God, as long as we totally surrender everything, yung sitwasyon natin sa Kanya, at hindi tayo magpapaano, papatalo sa deceptions, kasi yung pag kinabahan na tayo. Akate. Yeah. Sige po. Sige po ate. Ayun, nasa bitsi ko yan. Hindi, gusto ko lang magpasalamat kay Lord na ano, napakabuti niya. Kumbaga, sabi ko nga, ano eh, yung lagi kong sinasabi na siguro kung wala ako kay Lord, hindi ko alam kung anong life meron ako, hindi ko alam nasaan ako ngayon, or hindi ko siguro kayo makikilala. And I'm so nagpapasalamat talaga ako kay Lord sa mga kabutihan, even sa mga ginagawa niya sa buhay ko. Siguro nga sometimes may mga pagkakataon na parang alam mo 'yun, as a Christian talaga hindi naman we are not perfect eh, 'di ba? As a Christian hindi kailangan talaga ano eh, andun yung ano, yung alab, 'di ba? May mga time na minsan mahirap, pero kailangan huwag kang susuko, 'di ba? And siguro ang pinaka one of the gusto ko lang talaga laging pasalamat kay Lord yung ginawa niya sa buhay ng parents ko nung nandito sila. So yun lang laging pinapasalamat ko nung nakilala nila si Lord na nag-serve sila. And yun din yung pinag-pray ko yung dalawa kong kapatid na sana sumunod din sila. Na makilala nila si Lord ng totoo, makilala nila si Lord na yung katulad ng ginagawa natin yung pagkilala sa buhay nila. So yun lang, and maraming salamat din ako. Nagpapasalamat din ako sa mga tao na nandito na ano, isa part ng Christian life na yung ginagawa natin talaga na magpalakasan, na encourage yung bawat isa. Kumbaga, alam natin may mga kanya-kanya tayong dalahin. Alam natin na may mga kanya-kanya rin tayong laban. May mga kanya-kanya tayong problema. But still nandito tayo para ipakita na si Lord yung lahat ng may gawa ng ito. So, yun lang. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Amen po. Amen po. God bless po. Basta po talaga, yung aim po natin talaga is to abide God at maging intimate yung relationship natin sa Kanya. So, ano, susunod na po lahat. Basta, as long as nagagawa na rin natin yung Great Commission, ipinapagawa sa atin ni Lord, yung maghahayo tayo ng mga kaluluwang ligaw, syempre mag-start tayo sa family, di ba? Kasi yun yung pinaka ano natin eh, it all started in our family. So yun din nang ang ano nang di ba nila Pastor Stephen na punuin ang langit.
So, yun yung talagang pinaka-aim nila. So, tayo din po, kasama tayo doon na pupunuin natin ang langit. Hindi lang tayo ang pupunta or makakasama si God sa eternal life, kundi maraming tao tayong mahahayo. So, yun po. Sino pa po ba? Meron pa po ba gusto? Welcome po kila Ate Alma, Kuya Ralph, Ate Maricel. Ate Kay, meron ka pong gustong i-share? Hello, sa kaun ko pa lang. Maya-maya na konti. Ay, sige po. Okay po. Si Ate... Si Ate Alma po. Okay po ba, Ate Alma? Hello po. Wala nang off-cam po kasi nasa work ako. Ah, okay. Okay po. Isang patutotoo po nga talagang yung kay Miss Hidilin, isa siyang Christian. Nararanasan po talaga natin yun yung linyahan natin na grabe si God, grabe si God. Kasi sa nagdaang past few weeks po, talagang maraming ginawang miracle si God sa buhay ko, sa pamilya ko, na kahit hirap na hirap ka na, dumadaan talaga tayo sa pagsubok, pero alam mo yung tipong pag pinapakinggan talaga yung mga prayers natin, tapos kung paano natin nalalagpasan yung mga problema, talagang kahit nasaan kang place, kahit nasa gitna ka nga ng daan, minsan eh, mapapapikit ka na lang at sasabihin mo, thank you Lord. Tapos yung sa work, napapaluhod talaga ako, naiiyak ako, tapos para kang baliw na nagsisigaw ka kasi isa ka, nag-iisa ka lang sa work na nagsisigaw ka na nagpap na sabi mo thank you Jesus yung pagpapagal mo yung patience mo na paghintay mo eh hindi nawalan ng saysay, kaya patuloy lang na tayo kahit na minsan talagang sinusubok tayo, minsan binubulungan tayo ni Satan na manghina, ganito tayo, huwag tayong magpadala sa mundo. Huwag tayong magpadala kung ano yung bulong, yung mga negatives. Tuloy lang tayo. Yun lang. Thank you. Amen. Salamat po. Napakahalaga po talaga na in a simplest things, kailangan ipagpapasalamat natin kay Lord. Kasi in that way is we glorify the Lord. Kaya yun yung pinaka-purpose po natin is to glorify and to worship God. So, and walang mahirap po sa buhay natin pagkasama natin lagi si Lord. Di ba po? So, yun po. I think pwedeng yung iba po mamaya para at least makaprepare na. So, Ate Dana, take it away. Amen. Sige po yung mag-opening prayer po. Ate Kuya Asa. Amen. Praise God. Hallelujah. Let's pray bago tayo ay magsimula sa ating patutunguhan, sa ating pupuntahan ay hingi tayo ng wisdom pang sa Panginoon ng guidance. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Mauna ka po sa amin, O Diyos, ang puso, i-prepare mo pa ng aming isipan, ang aming hadikain, Panginoon, ang aming intensyon, Panginoon, kung bakit kami nagkasama-sama. Kung bakit po kami nag-unite ay ayan. Dahil sa iyong pangalan, O Lord, maraming salamat na po namin na meron kang gagawin sa gabing ito. Meron kang himala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na gagawin. At ang mungusap ka, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa maging magsasalita, O Lord, Panginoon, pangunahan mo siya, itago mo siya sa iyong likod. Gamitin mo lamang siya, Panginoon. Gamitin mo lamang siya, tuntungan, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon, sa kanyang buhay. Use them, Panginoon, the mighty, Panginoon. The mighty name of Jesus Christ, Panginoon. You win the victory, Panginoon. Kung ano mang kanyang revelation, Panginoon. Bigyan mo siya ng boldness, Panginoon, sa kanyang pagsasalita. We thank you, Lord. At sa aming pakikinig, O Lord, ayaw mo ay maging prepare namin. Tainga ang aming puso, Panginoon, ay matanggap po namin ang iyong salita upang mag-penetrate, Panginoon, sa aming buhay, sa aming puso. Maraming salamat sa gabi nito.
Ito pong ano sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Sige po, patuloy po tayo mag-worship. Amen. Cannot hide the light. Whom shall I fear? You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield. Though troubles linger still, whom shall I yun. Amen. Amen. Hello po. Magandang Hello. Gabi po sa ating lahat. Hello po. Yun. Praise God. Tunay ngang napakabuti ng Lord sa atin. Tunay ngang alam niyo po yung kahit may mga pasok tayo, but still nandito tayo. No? Isang, kumbaga, isang patunay talaga na isang patunay talaga to na ito yung
grace ni Lord, di ba? So, ngayong gabi po, bago po pala lahat, ako muna po si Kuya Ronan. Papakilala po. So, dito po ako sa Riyadh ngayon. Malinaw po ang boses ko. Hindi po nag-chop. Hindi ko po kasi makita yung headset ko eh, kaya wala po akong headset. So, yun po. Ano na po ako dito? Mag 8 years na po sa ano, sa company na pinapasukan ko. And I'm so thankful po kay Lord na siya yung ginamit, ito yung ginamit na way para magsama-sama tayo dito. And natutuwa po ako na kahit kinakabahan ako na kasama ko kayo ngayong gabi. grabe si Lord. Grabe si Lord, grabe si Lord mag-reveal ng mga salita, mga words niya. And yun nga po, so ang topic po natin ngayon is about sa doon pa rin po tayo sa Jesus Unbox, pero ang ano po niya, ang topic niya po is, ang sabi po is Jesus is gracious. Pursue change. So, ano nga po ba yung ibig sabihin nun? Yung pag sinabing pursue, ang meaning po noon sa dictionary or sabi po sa Google is go after or to chase. Parang gano'n. So parang ang sinasabi doon, yung gracious na God, kailangan anuhin mo siya, lakara mo agad. Kumbaga, puntahan mo agad. Diba? So, ang parang ano po, pwede po ba ako muna uling magkwento? Parang gano'n. Kung gaano ka-gracious si Lord sa buhay ko habang nandito ako. Alam niyo po ba nung, siguro na, alam na po ito nung iba dati, nung mga nakasharean ko po dati, ng mga kapatid. 2017 po. 2017, yun po. Parang kababalik ko lang po yun from vacation sa Pinas. So mga tanda ko pa po yung date eh, January 28. time po na yun, January 28, sa work po ako noon Sabado. So may isa po akong customer na dinilibiran ng shipment. And then one of the sudden po, bigla pong lumabas yung guard dog nila. Yung guard dog nila lumabas talaga. As in, hinabol po ako nung aso. Pagkahabol po niyan, so parang wala na po akong choice, tumakbo ako kasi alam ko pong kakagatin ako. So tumakbo po ako, and then pagtakbo ko po, eksakto po meron pong ano po yun, parang comedy nga po yun, eksakto meron pong sasakyan. So pagtakbo ko po, may sasakyan parating, so nabangga po ako. Pagbangga po nun, and luckily po, and you know, luckily, siguro in God's grace po talaga, hindi ang buti po, hindi po ako pailalim nung mabangga po ako. Tumilapon po ako. Tapon po ako. And wala po akong ibang naisip nung sabi ko, parang, sabi ko, Lord, grabe. Parang, anong nangyari sa akin? Parang double shot yung nangyari sa akin. Agat na ako ng aso, then nabangga ako. And alam niyo po ba kung ano lang yung, dalawa lang yung naging sugat ko. Yung isang sugat ko po is yung nakagat ako ng aso dito sa may hita. Actually, ano po siya, meron po siyang mark. Pero, pero nag-mark po siya. And then, yung konting ano po dito, konting putok po. Kasi, tumilapon po ako, gumanon po ako sa semento. And, konting ano lang po yung ano niya. Konting-konti lang po yung sugat niya. Parang dumugulang po ng konti. And nakaganda naman po kasi nga sabi nga po nalang mabuti po dumugo po yun. And makulit pa rin po ako noon. Dinerecho ko pa rin yung yung work ko po. Tinapos ko po na po ulit. Bago pa ako umuwi ng bahay, umuwi po ako ng bahay, nagpalit po ako ng pants kasi nga sira yung pants ko kasi nga nakagat ng aso. Then saka po ako pumunta ng hospital. Then in tinurukan po ako ng anti-rabies, anti-tetano. So, yun po. And on that night po, sobrang sakit ng katawan ko.
bumalik po ako ng hospital, nagpa-MRI po ako sila. Sobrang sakit po nung ano ko, nung katawan ko kasi nga po nabangga ako. And then so okay na po 'yun. So kinabukasan po, ito na po. After 3 days po, ano po, bumalik po ako for, kasi kailangan ko na po ng 5 shots eh. So pumunta po ako ng isang hospital dito, yung sa may King Saud, sa may MSC. So nagpa, ano po ako, nagpa second shot po ako ng anti-rabies. And then doon po natuklasan na ang taas po ng ano po, ang taas ng dugo ko. Ayaw nila po akong ano, ayaw po nila akong paalisin that night. So sabi ko, nakiusap na lang ako na, sabi ko po, kinaumagahan, magpapacheck up ako sa pinaka ano namin, sa clinic namin. So yun po, pinayagan din po akong umalis. O kahit po ano, sobrang taas ng, nag-ano po ako, 200 plus, over 100. Yung ano ko, yung BP ko po. So yun po, and then continue ko po yun after yung shock. Tapos yung gabi nga po na yun, so kinagabihan po nun, parang January, basta mga February na po yun, mga February 2. So yun po, ano po ako, ang hospital po namin, Habib, nagpunta po ako ng Habib dito sa Rayan. So yun daw, yun nga po, nagpa-check up po ako sa emergency. So ito na nga po. Hindi na po ako pinaalis kasi ang BP ko po is 240 over 180. Pero wala po akong nararamdaman na hilo, wala po akong nararamdaman na kahit ano. So ang nangyari po, hindi po ako pinayagang makaano kasi sabi po ng nurse, hindi po ako pwedeng umalis hangga't hindi po mababa yung BP ko. So ang nangyari po, na-confine po ako. So on that night po, dalawang beses po akong inanglo, 2D echo, inanglo po dito sa heart. Then nakita po nila na medyo merong medyo makapal-kapal na daw din po yung pats nung ano ko, nung sa puso. So yun po ang ginawa nila. Then ang sumunod po doon is nag 24 hours po ako sa ICC. Minonitor po yung ano po, yung BP ko po. So kung ano po yung iaano nilang gamot, i-reset ang gamot. And yun nga po, after 3 days sa hospital, nakalabas po ako. And so thankful po ako kay Lord sa gracious niya kasi po parang ginamit niya po yung pagkakagat po ng aso habang na-aksidente ako. Na siguro po kung hindi po ako na-aksidente, kung hindi po ako nakagat ng aso, hindi pa po ako magpapa-maintenance ng gamot. So from 2017 hanggang ngayon po, nagsasalamat po kay Lord na dito pa rin ako, na ito ako kausap nyo. And nakakatuwa nga na si Lord, talagang sabi nga po niya, parang inalis niya lang ako sa sitwasyon na gano'n, na kung hindi nangyari yon yung gano'ng bagay, siguro nasa time of dialysis na ako, nasa siguro meron na akong, yun nga po, yung kidney ko po baka ano na, for dialysis na. Kasi medyo matigas po ulo ko kahit na sabi nilang mataas na yung BP ko. Hindi pa rin po ako nagpapatingin. So yun nga po, nung natingnan na po nila, nagkaroon na po ako ng maintenance. Yun lang po. Yun po yung sobrang pasalamat ko kay Lord na sa gracious niya. Although, sabi ko nga, parang kinu-question ko dati na, Lord, bakit ganun? Naglilingkod naman ako sa'yo, pero ito pa yung natamu ko. Pero, napakabuti ni Lord kasi yun pala yung purpose niya kung bakit. Kumbaga parang mas inilayo niya pa ako. Mas nilayo niya pa ako sa kapahamakan. Diba? So, yun lang po. Yun lang po yung maikwento ko po sa inyo, na kung gaano ka gracious si Lord sa buhay ko. Kung gaano niya ako kamahal, kahit na minsan pasaway, pero andun pa rin yung pagpapala niya, andun pa rin yung kumbaga, hindi niya ako pinabayaan. So, yun po.
And punta na po tayo sa atin pong topic po ngayon. So, yung topic po natin ngayon is about po rin sa gracious ni Lord. Kung titingnan po natin, ito po, meron po akong ginawang konti pong konting PowerPoint po. Pero pasensya na po kayo, medyo maarte po. Medyo may kaartihan po ang aking PowerPoint. So, kayo na po ang bahala. So, wow, ganda. Yeah, hindi po. So, yan po. Sabi po dito, yeah, may mga ganyan-ganyan po. Medyo, So, sabi po dito, Jesus is gracious. Ito po yung ating pong topic po ngayon. Jesus is gracious for you to change. So, bakit nga ba si, bakit nga ba sinabi na Jesus is gracious? So, makikita po natin yung verse po natin dito sa John. So, ito po. Alam niyo naman po yan, di ba? Yan. So, alam niyo po yung mga picture na yan. Si Jesus Christ, yung babae, tsaka, so yan, malalaman niyo po yan sa, ang ating pong verse po yan is John 8:7-11. So, basahin po natin, tingnan po natin kung ano po ba yung istorya niya. So, sige po, sino po yung gusto pong mag-volunteer po, pwede pong magbasa, pwede po niyang i-on yung mic niyo. Sige, kuya, ako na. Sige, kuya. Kuya Lal. Sa lahat po yan, 7 to 11. Oh, sige, kuya. Sige po. Verse 7. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, "He who is without sin among you, let him throw a stone at her first." And again he stooped down and wrote on the ground. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. And Jesus was left alone with the woman standing in the midst. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, "Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Amen. Amen. Galing po, no? Ang ganda po nung mga verse na to na pinakita po. Kung titingnan po natin, so bago po yung verse na yan, ito po yung mga si Jesus Christ po na sa Mount Olive po siya, nangangaral po siya, di ba? Yun po yung setup ng story niya. And then, kung titingnan po natin, ito po yung time na dumating yung mga Pharisees na kasama yung adulterous woman. Di po ba? Nyo po yung kwento na yon. Kung ang sabi po dyan, di ba? May sinabi nga po dyan yung mga Pharisees na ito yan, sabi niya. Anong magiging stand mo dyan? Anong magiging stand mo sa babaeng ito? Di ba? Ngayon, sabi ng mga apostle, wag mong sasagutin yan. It's a trap yan. Trap yan. Sabi niyang ganun. Lord, trap yan. Sabi niyang ganun. Diba? Parang binubulungan siya ng mga ano. Pero si Lord, diba, alam niya yung mangyayari. Alam niya, diba? Siyempre si Lord, alam niya kung, kilala niya kung ano yung adulterous woman. And then, sabi nga dyan, di ba, kung titingnan natin itong storya na to, parang ito yung time na gusto nilang, yun nga yung sinabi ko, itatrap nila si Jesus Christ. It's a big trap na kung anong magiging stand ni Jesus Christ dun sa woman. And alam naman natin, di ba, na once na nag-commit ka ng adultery dun sa ano na yon, sa time na yon, is ang punishment dun is to stone. Di po ba? To stone.
And sabi po doon, di ba nga, kapag sustone, kung mga Old Testament, kung titingnan po natin yun, sabi po doon, sa Deuteronomy 22 to 23 to 24, if a man comes upon a virgin in town, ito po sa The Message, ano ko po siya kinuha, The Message na Bible, sabi siya, if a man comes upon a virgin in town, a girl who is engaged to another man, and if sleeps in her, take both of them to town gate and stone until they die. And the girl, because she didn't yell out for help in the town, and the man because he raped her, violating the fiancé of his neighbor, you must purge the evil from among you. So yun yung sinasabi sa Deuteronomy. So isa po, and even po dun sa Leviticus, di ba, sabi din po dyan, and the man commit with another man's wife, commit adultery with his neighbor. So yun po yung sinasabi po ni Law of Moses, and which is parang tinatanong po dyan na kung nilabag ba ni Jesus Christ yan. Di ba? Kasi on that time po, di ba nga sabi nga po, kapag yung adulterous or nagkasala yung isang tao nung time ng Old Testament, i-stone to death ka. And bago siya i-stone to death, siyempre po may trial, ano po yun, dadalhin siya sa parang pinaka-trial sa judge. And yung pong ano na yun, yung ano na po yung kailangan, meron silang dalawang witness na nagsasabi na itong babae na to is nagkasala ng adultery or something na nilabag nila yung law ni Moses. So ang sabi nga daw po doon, nasa sa witness kung bibigyan niya ng mercy yung nagkasala or hindi. Kasi ang pwede daw pong mangyari is pwedeng yun nga po, parang pakawalan nilang pag ang witness po ang nagsabi na ano, yun daw po yung sinasabi na mercy na on that time, na pag yung witness ay nag-refuse na, o sige, patawarin na lang natin tong taong nagkasala na to, so i-release po nila, hindi po nila, or kapag napatunayan po talaga or nagtuminit po talaga na nagsabi na, oh, ito talagang nagkasala to, hindi namin to kayang palampasin, parang ganun, nakita namin siya, may mga evidence kami, so yun po yung time na talagang yung punishment po is to stone. So di po ba parang grabe, no? Kung titingnan natin, grabe, paano pala kung yung mga witness sobrang kaaway mo, di ba, parang undim sila ka-close, di ba, so wala ka na. Parang sayang yung buhay mo, wala na kaguluhan. And then sabi po dito, ayan, punta po tayo dun sa John 18:31. So sabi po doon, so Pilate said to them, take him yourself and judge him according to your law. The Jews said to him, we are not permitted to put anyone to death. So ito rin po yung time na humarap po si Jesus kay Pilate, po ba, na sinasabi na parang ano po ba yung kailangan nilang gawin, kailangan i-apply yung julos, or sinasabi niya po doon na Torah, di po ba, in the Hebrew word na Torah, yun po yung sinasabi na it's composed of written law and oral law. So yun po yung mga time, yun po yung time na yun po yung parang gustong i-insist, di po ba? Yun po yung gusto pong ipagawa ng mga Pharisees kay Jesus Christ, di po ba? So alam niyo po ba, kapag binasa niyo po yung sumunod na to, yung John 18:32, ang ganda po.
Ang ganda po niya. Kumbaga parang pinulfill niya na, pinulfill ni Lord yung bukod dun sa Jewish law, pinulfill ni Lord yung lahat. Kasi sabi nga dyan, kapag binasa mo yung ano, sabi po dun sa 8, basahin ko lang po, sa 1832, ano pong kasunod nung ano, ang sabi po doon, sa 31 dun sabi niya, then said Pilate unto them, take ye him and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, it is lawful for us to put any man to death. And 32 po ang sabi doon, that the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die. Ang ganda po nun. Parang, kumbaga, hindi lang yung pinulpil ni Jesus Christ yung ano, yung law ni yung law ni Moses. Kumbaga, mas dinagdagan niya pa. Kumbaga, mas na ano niya pa eh. Mas na naungusan niya pa eh. Kasi, sabi nga doon, hindi, kumbaga, ang pinaka sumunod or yung pinaka-total niya si Jesus Christ eh. Ibibigay niya yung buhay niya. Yun yung sinasabi niya. Yung pagkamatay ni Jesus Christ sa cross. Yun yung magpupulpil ng buong law. So, okay pa po ba tayo? Nakakasunod po tayo. So, yun nga po. Yung mga time po na talagang alam niyo po yun, minsan may mga pagkakataon po tayo na gano'n eh, di ba? Minsan na parang mga Pharisees tayo eh, di ba? Minsan, itong isang tao na to nagkasala, di ba? Ano po pwedeng, parang ang bilis nating maging ano, sabi nga, napaka-judgmental natin. Hindi natin inaalam kung ano ba yung, kung ano ba yung punot dulo. Nasa isang side lang tayo, di ba? Katulad ng mga Pharisees na, kung nagkasalaman tong adulterous woman na to, andyan yung ano, andyan yung judge or something, na andyan si Lord para siya yung mag-judge sa atin. Diba? Kasi sabi nga, wala namang ibang tayo, hindi tayo pwedeng mag-judge ng sa sarili lang natin. Diba? Kundi si Lord lang yung pwedeng mag-judge sa atin. Tama po ba? So, ano po tayo? Diretso po tayo doon. And sabi nga po doon, sinasabi nga po, kung atin pong babasahin uli, sinasabi doon ng mga Pharisees, anong magiging stand mo dyan, Jesus? Sabi niya, dito sa babaeng ito, anong gagawin mo? Nagkasala to ng adultery, sabi niya ganun. And sabi po doon, tinatanong po doon si Jesus Christ kung anong magiging judge niya sa babae na yun. And alam niyo po, may tatlong point po akong nakita dito po sa ating pag-aaralan. And sabi po diyan, yung first point po na sinabi is ito po. Be calm. So yan. Be calm. Parang ano po 'yan? Ito yung kumbaga maging kalmado ka muna. Sabi po doon. And sa kung titingnan po natin, ito po 'yun eh. Kung babalikan po natin yung John 8 verse 1 to 6. Andito po 'yan, ito po 'yun. Kung makikita niyo po. Yan po yung sinabi niya. That Jesus went... Sorry po. Teka lang po ha. Yan. Sabi po dito, when Jesus... basahin po natin yung verse 1 to 6. Sabi po, when Jesus went to the Mount of Olives, early in the morning, he came again into the temple and all people were coming to him. And he sat down and began to teach them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman in adultery, and having set her in the center of the court, they said to him, Teacher, this woman has been caught in adultery.
in very act. Now, in the law of Moses commanded us to stone such women. When then you say, they were saying this, testing him, so that they might have ground for accusing him, but Jesus stopped down and with his finger wrote on the ground. So yan po yung sinasabi ko kanina, na sabi nga po ng mga, nung ito po yung time na yung nandun siya sa Mount Olive habang nagtuturo siya sa kanyang mga alagad. And alam niyo po ba na ito yung time na bakit ko po sinabi na be calm siya? Kasi ito yung time na si Jesus, alam niya ang mangyayari, na ito yung pagkakataon na isa-trap siya ng mga Pharisees. Ito yung time na kumbaga kung makikiayon ba si Jesus sa mga Pharisees, 'di ba? Dahil sa adulterous woman. Kasi isipin nila, oh, ito si Jesus, maano siya, kumbaga mabait siya sa mga hindi nagkasala, parang ganoon din ang iniisip ng mga Pharisees. Kumbaga parang hindi kumbaga ang mangyayari is kung ano yung gusto ng mga tao, yun susundin niya. Pero si Jesus, napaka-calm niya. Di ba? Hindi siya nagpadalos-dalos sa mga decision niya. Di po ba? Parang sinabi doon na nakita ni Jesus yung ano, yung big picture ng babae, yung sitwasyon na yun. And sabi doon, be calm. Kung titingnan natin to, itong dalawang verse na to, basahin niyo na lang po sa atin pag ano po kayo. Isang example din po 'yan ng kung gaano kakalmado si Jesus sa time ng mga situation, parang ganun. Ito po yung time na yung sa Luke 18:22-25. Ayun po yung time na binabagyo sila sa karagatan. And si Jesus Christ natutulog lang, and yun nga po, ginising siya ni Peter ba yun? Ni Peter na bumabagyo, and pinakalman niya yung storm. So, trivia lang po. Isa, sabi po dyan, may nabasa po ako na isa po din yan sa isang miracle na ginawa ni Jesus Christ, yung pinatigil niya yung bagyo sa gitna ng dagat. And then, ito po yung isa na yung John 18:1-11, ito po yung time na arresting po siya. So wala po siya, hindi nga po siya nag-insist eh. Kumbaga kalmado lang siya on that time. So tayo po ba na ano po ba yung magiging response natin once na may makasitwasyon po tayo na parang hindi natin ano, minsan unexpected, di ba? Minsan unexpected may mga sitwasyon na parang hindi natin kayang i-handle, di ba? Sabi nga po dyan, ayun po, maging ano po tayo, maging kalmado po tayo. And sabi, ang karakteristik po siya nga ng maging kalmado, sabi po dyan, meron pong binanggit dito na we should respond as Jesus did. Ano pong sabi doon? Kapag may isang sitwasyon na nakita tayo, kailangan gayahin natin si Jesus Christ kung paano siya nag-response. Yung ginawa niya, di ba? Ano ba yung ginawa niya? Hindi siya nagpadalos-dalos sa decision niya. Hindi niya agad, kumbaga, hindi niya sinunod yung mga sinasabi ng mga nasa sa paligid niya. Di ba? Kumbaga, hindi siya nakinig. Hindi siya nakikinig sa mga meron. Yun ang sabihin natin. May mga meron na, kumbaga parang mga, oh, ayan, ganitong ginawa niyan. Oh, ito. Ganun siya. Ito yung mga pinagagawa niya sa buhay niya. And nakakatuwa lang na talagang yung response ni Jesus, napakakalmado. Di ba? Napakakalma. Hindi wala nga, hindi nga siya na nakita ng pagkainis or pagkaano.
pagkagalit in that time. And may isa pa pong characteristic ang sinabi po dyan, we should remember the big picture. Ano po yung big picture na sinasabi? Yun nga po, before po na, before tayo mag-react, tingnan po natin kung yung po ba pag nag-react po ba tayo, ayun po ba yung ikalulugod ng ano ni Lord? Kumbaga, nandun po ba pag yung po bang reaction natin or yung po ba yung once na nagbitaw na tayo ng salita, ayun ba yung ito na, ayun na ba yung final na maririnig? Or minsan, di ba, mabilis tayong mag ano eh, lalo na sa mga sitwasyon na parang nasi-shaken tayo, mabilis tayong even ako, hindi naman ako exempted sa mga ganun na mabilis tayong mag-react, mabilis tayong makita natin yung makita agad natin, hindi na, na nakikita agad, minsan nakikita natin agad yung kung ano yung nasa harapan natin, hindi natin nakikita kung ano yung nasa likod pa niya, di po ba? Kumbaga mas tinitingnan lang natin yung nasa harapan, pero yung nasa likod hindi natin nakikita. Which is yun nga po yung sinasabi niya, we should remember the big picture. And sumunod po dyan, sabi nga po, we should have courage. We should have courage na ano man yung nagawa ng isang kapatid or ano man yung sitwasyon na meron tayo, or example, hindi kaya-aya or maano sa damdamin natin. Kailangan din natin ng courage na kailangan andun pa rin yung ano ni Lord, andun pa rin yung mercy niya, yung grace niya na makikita. 'Di ba? Kasi asak tayong mga Christian, normal na, sabi nga doon sa ano eh, hindi tayo perfect eh. Darating at darating lang, may mga time talaga na susubukin yung faith natin, susubukin yung patient natin, di po ba? And yun po yung gustong ipaano ni Jesus Christ, na maging kalmado tayo. Sabi nga dito, as we follow Jesus, we should keep calm and just keep moving forward. We need to remember that God is in control. Therefore, we should be calm, remember that He is able to take us through the toughest of challenges. Tama naman po talaga, di ba? Kung magiging kalmado lang po tayo sa mga desisyon natin, kung magiging alam mo natin yung tulad ng sinabi ko po kanina, yung mentalidad ng ano natin, di ba? Kung positive po yung nasa isip natin, mas maganda po yung result. And nakakatawa nga po, 'di ba, na yung mga ganong bagay, 'di ba? Yung tulad po nung pinorward ko po, yung pinost ko po kanina, yung kay Hedilyn Diaz, 'di ba? Sabi nga po niya, yung competition niya. Kumbaga parang hindi niya na alintana eh, na kung mananalo siya or matatalo siya. Ang ano na lang niya is pinaubayan niya kay Lord, sinurrender niya kay Lord kung ano yung magiging result. And nakakatawa is andun yung pagpapala, andun yung grace ni Lord, ginabayan siya. So yung kumbaga yung mentality niya talaga is i-glorify na lang si Lord sa buhay niya, i-surrender niya kung ano yung magiging result ng competition, and positive naman yung naging result, di ba? So nakakatuwa lang na sana tayong mga Christian ganun din, na kapag nakaka tayo ng mga sitwasyon, huwag tayong magpadalos-dalos, di ba? Kasi hindi natin minsan alam na yung mga sasabihin natin, yung mga babanggitin natin, di ba? And alam naman natin, diba? Sabi nga doon, pag may nakaka-experience tayo ng hardship,
kung naka-experience tayo ng paghihirap, andyan yung ano eh, andyan si Lord, hindi niya tayo pababayaan. Di po ba? Amen po ba? So, yun po. Kung unang-una po, yung unang point po natin is be calm. Ang sunod po natin is dito, sabi po. Kailangan po ang, sabi niya, kung merong ladies choice, meron pong Jesus choice. So, yun po. Iba yung Jesus choice. Sabi niya, nakakatawa po, no, na ito yung time na yung sa verse po na yon, yung sa the previous verse na sinabi niya ng Pharisees, o Panginoon, ano pong gagawin mo dito? Babatuhin, sabi po doon, to stone ba or not to stone? Diba? Parang binigyan siya ng choices. Binigyan siya ng choices ng mga Pharisees. Babatuhin po ba o hindi babatuhin? And ang nakakatawa doon, alam na, kaya nga, ang ano doon, si Jesus Christ, hindi niya tinitingnan kung ano ang tayo, anong babae. Diba? And nung sinabi niya na ano, na, sige, kung sino ang walang kasalanan, ibibigay ko ang bato na ito at sila ang bumato. Diba? Grabe yun, no? Ikaw ba naman ang sabihin na, sige, kung wala kang kasalanan, ikaw yung unang bumato. And alam niyo yung nangyari? Wala. Naano sila? Natigilan sila. Kumbaga, kung babalikan natin yung verse 7, sabi doon, he who is without sin among you, let throw a stone at her first. Diba? Ayan, sabi niya. So when they continue asking him to raise himself and said to them, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again, he stooped down and wrote on the ground. Alam niyo po ba yung sinulat ni Jesus Christ? Trivia rin po yan, ang nabasa ko po. Hindi daw po yung ano, hindi daw po yung sinulat ni Moses dun sa bato ng Mount Sinai. Hindi daw po. So, yun po. And ano po yung ibig pong sabihin ng verse po na ito? Sabi nga po na alam naman ni Jesus na yung adulterous woman na yun is convicted na. Diba? So, nung nagsulat siya, yung sinulat niya, nakita ng mga Pharisees, siguro ayun yung mga sin na nilagay niya. O kung sino yung mga ito, kung ikaw, hindi ka ba nagnanakaw, hindi ka ba nangangalunya, hindi ka ba tismoso, ganun, ikaw, hindi ka ba kumain ng nagnakaw ng itlog, parang ganun. So wala sila, 'di ba? Parang tama, 'di ba? Sino parang kung titingnan nila hindi lahat ay ano, kumbaga lahat nagkasala. 'Di ba? Walang exempted except kay Jesus Christ. 'Di ba? And on that time nga noon, yun yung time na kung nabasa natin from sa mga bata na nandoon na gustong bumato, sila yung nauna na umalis, sumunod yung mga matatanda. So alam naman natin na, di ba nga, pag may mga time may mga time talaga tayo na minsan ang bilis nating mag-judge. May mga time na lalo na kapag mainit yung ulo natin, lalo na kapag yung kaaway natin sobra yung ginawa sa atin. 'Di ba minsan parang ang hirap na
na patawarin, parang ganun. Parang ang hirap, ang hirap, ang sakit sa puso na natanggapin na itong tao na to is papatawarin mo. Parang ganun. And sabi po dito, the Jesus choice is a God-honoring resolution to the conflict. When faced with challenges, do you try to do what is right? Sabi niya ganun. Remember that no matter the circumstances, God will provide the way. Tama naman po. Diba? Minsan po, hindi natin na dahil sa sobrang ano na natin, sa sobrang aligaga na natin, hindi na natin makita yung big picture na gustong ipakita ni Lord. Di ba? Amen po. Hindi na natin makita yung grace, yung mercy dahil sa galit natin, dahil sa puot natin. Pero alam naman natin na kung titingnan natin, ganun din tayo eh. Nakakagawa rin tayo ng kasalanan. Di ba? Kumbaga, dahil sa galit natin, dahil sa inis natin, ganun yung nangyayari. Which is hindi natin tinatanong yung sarili natin na perfect ba ako? Or parang ganun? Or wala na ba akong ginawang masama? Kung ititingnan natin. Diba? So, sabi nga po doon, ito, kung nakakaranas tayo ng ganun, balikan din po natin to. Itong sabi po dito sa 1 Corinthians 10:13. So, itong topic po nito, itong 1 Corinthians, about po sa mga idols. Kung babasahin po natin simula verse 1. Pero sabi po dito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can do. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Di po ba? So, ang ganda po nito. Ang ganda po nito. Sabi nga po dito, no temptation has been overtaken you except what is common to mankind. And alam natin, di ba, na si God, faithful siya kapag yung mga tao niya is faithful din. Di ba sabi nga sa Matthew 6:33, di ba, kapag inuna mo si Lord, mas unahin niya, ibibigay niya lahat kung ano man yung pangangailangan natin. So, ganun din to. Di ba? Hindi tayo exempted sa mga temptation. Hindi tayo exempted sa mga challenges. Especially tayo mga Christian. Hindi tayo, mas marami pa nga challenges eh. Pero sabi po dito, nandyan si God, faithful siya. Na kaya tayong ialis. Kaya niya tayong pangalagaan. Kaya niya tayong ilaban sa lahat ng challenges. Di po ba? So, yun po. And pangatlo po, malapit na po tayo. Pasensya na po, medyo overtime na po ako. Sabi po dito, ayan, Jesus gives grace. Ayan. Ito po yung maganda. Ito na po yung kumbaga nasa climax na po tayo. And sabi nga po doon, Jesus gives grace. Bakit nga po? Diba? Si Jesus, in-extend niya talaga yung grace sa lahat sa atin. Walang exemption. And kung titingnan natin nga, 'di ba yung buhay nung adulterous woman na yun, kita ni Jesus Christ kung ano yung naging buhay niya. Pwedeng sabi niya nga yung adulterous woman na yun, pwedeng siya yung ano, simple woman, broken and abused. Pwede daw yung time na yon, yung adulterous woman na yun, na-rape siya. Pwedeng yung time na yung time na yon, yung adulterous woman na yun, talagang andun yung ano niya, yung pagkakasala niya. Pero si Jesus, pinakita niya yung mercy, yung respect niya and yung grace niya sa babae na yon. Sabi nga doon, di ba?
may tatlong point po na yun nga yung sinabi ko po, yung respect, yung mercy, tsaka po yung grace. Yung respect na sinasabi po, ayun po yung time na si Jesus Christ is tinatanong niya, 'di ba? Tinatanong niya kung ia-apply ba yung law ni Moses doon sa babae na 'yon. And si Jesus alam niya. And mas sinabi pa nga niya, 'di ba nga yung sinabi ko po kanina doon sa verse 8:32 na na-fulfill niya na yung law. Sobra-sobra pa. And sabi nga po doon, sabi po dito, yun nga, and Jesus show her mercy, respect, and grace. But sabi nga po doon, alam naman ni Jesus na nagkasala yung babae na yun. Diba? Alam niya na nagkasala, pero hindi niya binrake yung law. Sabi niya doon. Tapos yung case nga daw is na-drop. Kasi alam niyo kung bakit na-drop? Kasi nga yung mga witness doon, yung mga Pharisee, nagsialis na. 'Di ba? Kumbaga na-dismiss na yung case ng babae. And nawala na yung mga accuser. Kung titingnan natin in yung verse 10 na sinasabi. And sabi dito, but Jesus, even he extended mercy, he did not deny that the adulterous woman was guilty. She came to Jesus broken and calling the Lord, and calling him Lord, 'di ba? Nung narinig ni Jesus Christ na Lord, na ibig sabihin parang yung babae na yon is sinurrender niya na yung buhay niya kay Lord, kasi nagsabi siya ng Lord. Kaya ganun. Na kumbaga naantig yung puso niya, na alam ni Jesus na yung puso ng babae is mapupunta na sa repentance. And nakakatuwa doon, 'di ba nga? Yung habang ini-explain ni Jesus, sige, nagsusulat pa siya. Nung paglingon niya, wala na yung mga ano. Nawala na yung mga tao, yung mga nag-accuse sa kanya. 'Di ba? And doon nga yung sinabi niya doon sa verse 11 na nasaan na yung mga nag-accuse sa'yo? Nasaan na sila? And the magandang point doon, sabi niya nga, wala na sila. Sabi niya, iko-condemn ba kita? Kasi sila nga, hindi ka nila i-condemn. Diba? And ang maganda doon, nag-repent yung babae. And which is, ayun yung pinag-aralan natin, diba? Sabi nga dito, there is now no condemnation for those who are in Christ, in Jesus Christ. Sabi po yan sa Romans 8 verse 1. Dito ba? So si Jesus po, binigay niya yung grace dun sa babae. Ganun din po yung grace na re-receive natin ngayon, na ibinigay sa atin ni Lord, na hindi po yung nagbabago. Even yung grace na minsan akala natin sa buhay natin parang napaka sama nung yung ginawa natin. Pero once na nag-repent tayo, sinurrender natin yung buhay natin kay Lord. Sabi nga yan, no, 'di ba sa Romans 8:1, therefore there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. 'Di ba? Minsan po nahihirapan din tayo eh. Lalo na po yung mga unbeliever na sobra yung nagawa nila. Di po ba? May mga kasamahan po ako, may mga nakausap po ako dati na sabi, nahihiya siyang bumalik kay Lord kasi sa mga nagawa niya. Pero sana nabasa niya to, na kapag bumalik ka, there's no condemnation. Di ba? Ito yung time na kailangan nating i-pursue yung change sa buhay natin. Di po ba? Kailangan natin na
manatili pa yung grace and mercy sa buhay natin, na hindi tayo Diyos para mag-judge sa iba, kundi Diyos lang yung pwedeng mag-judge sa kanila. Kasi tayo yung product ng grace ni Lord. Eh. 'Di ba? Sabi nga kung ano yung binigay ni Lord sa atin, yun din yung marireceive ng iba na pumalit sa kanya. 'Di po ba? So ayan po, and ito po yung malapit na po tayong matapos. So ito po yung kabuuan, ito po yung video na nung sinasabi ko po. So panoorin po natin, and pagkatapos po nito may konti po tayong tanongan. So ito po yun. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. For whosoever shall smite thee on thy right cheek, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Those thine accusers. Hath no man condemned thee? Amen. Ayan po. So, natapos na po tayo. Praise God. Maraming salamat. Wow, so, praise God, Kuya. Amen. Sana po ay may nakuha po kayong... Pinapakilala ko po yung friend ko. Ayan, hello po. Ellen Bell. Yeah. Kasama ko po siya dito sa bahay. Hello, hello. So, ayan po. May ano po tayo ngayon? Ano nga na? May quiz po. So, nag-downloads po ba kayo kanina? Sabi po dito, may question lang po. Siguro mga 10 question lang po. May joke lang po. Sabi po dito,
what verse struck you dun sa binasa po natin? Dun po sa earth, dun po sa dyan, 8-1-1-11 natin. 1-11. So, go ano po yung, sin no ano po yung na, saang verse po kayo na struck? Parang na starstruck. Ang ganun. Neither do I condemn you. Yun. Go in sin and no sin more. No more. Super, super, super. Yes. Yan. Praise God. Meron pa po ba? Amen. Si Ate Kay may sasabihin daw. Joke lang. So, yun po. Ang pangalawa pong question natin, sabi ko doon, di ba? Have you personally received the grace of Jesus? Amen. And may follow up, ano po doon? May follow up question po. Sabi ko doon, how you transform by it? Sige po, sino pong gustong sa akin? Doon po sa na-receive niyang grace of Jesus, paano po kayo nag-transform? Parang transformer. Parang si, ano, Darna, nag-transform. Pati Dana, it's your turn. Transform ka. Ano, ayun. Sige lang, it's your turn muna. Hindi. Pero yung, siyempre po, no, sabi ko nga kanina nung tinuro ni Kuya, hindi ko alam na ito yung turo ni Kuya Ronald, kasi ito rin yung tinuro ko kanina sa link up. Sobra talaga. Sabi ko sa Lord, grabe, nangungusap ka talaga. Kasi minsan, no, may mga pagkakataon na ano pa rin tayo, matitigas ang ulo, pero si Lord talagang andyan na, pinaparanas niya talaga, pinaparamdam niya na He's so gracious. Yun talaga yon. So, by His grace then, ito yung nakakatulong sa atin to transform. So, how have you transformed by it? Yun, siguro nawala yung mga appetite talaga natin na makapag magkatuloy sa mga hindi nakakalugod sa calendar, diba? So, isa yun sa transformation na masasabi ko. And ito, praise God, ginagamit tayo ng Lord day by day, binabago niya tayo. Ayun lang. So, may tanong ako kung gusto niyo pong mag-breakout para makapag-share po kayo mas malalim sa mga friendship and everyone. So, ikaw, Kuya Ronald po. Ikaw po. Ano po? Sumo ba ng breakout? Breakout po, yeah. At or something. Bahala. Kung or di, pwede main po. Wala nang problema. Okay, sige po. So, bali, i-assign na lang po natin tatlohan. Ano, at saka ano po siya, automatic, kung sino yung maging partner mo, siya na yon kasama mo. Ano lang siya, random, okay? So, kung may maka-phone po kayo, pwede niyo po siyang i-print screen itong questions para itsura niyo na po siya para pag, yun pong pag-usapan niyo or share po ninyo yung mga natutunan niyo sa bawat isa. Amen po ba? Amen. Okay, so i-open natin ang room. Pumasok na lang po tayo. Amen. Yeah, go. See ya. Enjoy. Hello, Ate Maricel, Ate Kay. Nandiyan ba kayo? Ah, si Ate Kay, isang phone niya doon.
tayo, pare. Tayo ulit. Yun. Sige, share mo muna natin yun habang naghihintay tayo. Ganda nun eh. Sakto-sakto. At nasa room pa rin tayo. Hindi, umalis na tayo. Baka tayo pa lang ang duwadating. Wala pa sila, kuya. Ah, oo. Oh. Maaga ay, tayo. Ayun na. It's great things I have done. Wala sila. My heart is so proud. Bumalik. My mind is so unfocused. I see the things you do to me. It's great things I have done. And now you did it. Break me and love me. You take me and hold me as my father. Wala na po ba yung room? Hello? I ask you how many times will you pick me up? I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer my chant, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the path of my daily sufficient grace. At times I make a break and feel a bit. Praise the Lord. Thank you, Ate Kay, for sharing. Actually, nag-share din si Kuya Noel sa kabila. Ewan ko ba't naputol?
baka gustong ituloy ni Kuya Noel bago po tayo magpicture. O Kuya. Nasaan yung iba? Tayo na lang dito. Kailangan. Sige po Kuya Noel. Hindi, sige lang Kuya kasi bagong, ano kayo, bagong salta. O, oh, salta. Sige Kuya, go ahead. Yan, yan. Nasaan na ba ako? Saudi pa rin. Nakapatay na sabi ko. Sige, go. Ayun nga yun na tuto lang. Na, ano man yung ano, malihan natin. Eh, hindi niya, hindi kinakagalag na as a failure or a mistake na, na yung mga nagawa natin. Kumbaga, okay. Kung ang mundo, pag ikaw nagnakaw, tawagin ka magnanakaw. Pag ikaw ay nangalo niya, tatawagin ka ano, nakikiatid. Pero kapag lumapit sa Lord, bibigyan ka ng ano, ng panibagong kahulugan. Hindi kanya, ikaw ako din. Yung ano ko kasi yung ang tawag din, pinakaan dun. Yung tignan mo yung mga bawat sitwasyon. Kapag nakaranas ka ng mga tao sa paligid mo na gano'n, tignan mo yung ano, pwede mong matutunan sa kanila. Yung kailangan i-respect mo pa rin sila, i-honor mo pa rin sila. You need to be what Jesus did. Or Jesus choice. Sabi nga ni Kuya kanina. Yan lang po sa... Amen. Salamat Kuya Noel. Medyo nagsasabi yung ano,